even niya yung mga tao dito sa bari maulap. What is this saying that he won't take orders from me anymore? Ano yun? Well, Tre, I promoted him. Now, your co-manager should him just sa maulap project. What? Oh, you sound surprised. You should have seen this coming, Tre. You were not doing your job. So ngayon, pasensya ka. Yung dati mong subordinate, ngayon magkapantay na kayo. Really, Robert? Iniisip mo talaga mapapasunod mo ako by treating me like this? By insulting me? Why? Is it working? Robert, hindi ko nga pwedeng gawin yung gusto mong ipagawa sa akin eh. Hindi ako pwedeng basta magpalayas ng mga tao sa bahay nila. Na nakatayo sa lupa ko. Tereon, what's happening to you, ha? Hindi ikaw ito eh. Bakit ka biglang lumambot? Hindi ako lumambot, Robert. Then prove me wrong, ha? Tere, impress me. Make me proud of you again. Like I've said, hindi ako lumambot. Nakita ko lang yung pagkakamali ko. Natin. And you know what? I don't care kahit pinomote mo yan sa Dexter. Dahil hindi pa rin kami magkapantay. Oh! And why? Dahil ba sa associate lang si Dexter at ikaw ay isang partner? Well, I can do something about that too, Tere. Wala na akong pakialam, Robert. Really? I resign. What did you say? You heard me. I quit. At simula ngayon, kung ano man ang gawin niyo dito sa bari maulap, lalabanan ko kayo. Don't you dare threaten me, Tere. I made you. You are who you are and what you are. All because of me. And I can undo all that. Do what you want, Robert. Tigilan mo ang bari maulap. Or else lalabanan kita. You are going to regret this, Tere. You are going to regret this for the rest of your freaking life. You are going to regret this. So, ano, Tere? Ako sa mga si Daddy. Di ba pantay na tayo? No. Not exactly. Wala na ako sa law firm. Sa Lazar de Chavez is without de Chavez anymore. So, sinasanti ka ni Daddy? No, I resigned. Simula ngayon, kalaban niyo na ako. Not unless titigilan niyo itong ginagawa niyo sa baryo maula. Ngayon din. Ora mismo. Yun naman pala eh. Di mas lalong hindi kita dapat pakinggan. Wala ka ng kinalaman sa kumpanya. Kaya wala kang karapatan. Sabihan ako kung anong dapat kong gawin sa lupa ng daddy ko. At kayong lahat, umalis na kayo! Dahil pagbalik ko dito, gigibain ko ang mga bahay ninyo. Tara na! Kapitan, Doc Philip! Kapitan! Kapitan, oh. Doc Philip! May problema ba? Ang mga Rosales po, pinapalis na yung mga nagbenta ng lupa. Ano? Ano ba yan? Kasasabi ko lang kanina, puring-puri ko pa nga siya. Tapos ngayon, heto na naman siya. Daming, huwag ka muna maghusga. Kausapin muna natin siya. Tara! Puntahan natin. Kaya mo na ba? Pwede mo yun. Mika, ang balita na ni Mother. Hindi ko alam. Nag-aalala rin ako. Frida, kapinga. Tawagan mo nga yung demolition contractor ng Rosales at sabihin mo sa kanila na all set na ang bari mo. Ay, Lena, tanggalin mo nga ito. Please, tanggalin mo ito. Teka lang. Lena, tiyaga lang. Excuse me! Ba't ganyan ka makaasa, boss? Bakit ha? At ba't siyan ka pa nakaupo sa table ni Mother? Yung pinakamamahal niyong Tere ay nag-resign na sa law firm. At pinromote na ako ni Robert Salaza bilang project manager ng Baryo Maulap. Kaya ako na ngayon ang boss niyo. Ako ngayon ang susundin niyo. Ilis na lang. Asan kasi si Mother Tere? Hindi ko na kaya to. Totoo ba yung sinasabi ni Dexter? Nandali lang. Dali, tatawagan ko. Ito na. Titry ko ulit siyang tawag. Tere, please pick up the phone, please. Yes, Pida? Tere! Nasaan ka na ba? Pinalayas kami ni Dexter sa opisina, tapos wala kaming nagawa. May mga tauhan siya. Sabi pa niya, wala ka na daw sa Salazar de Chavez. Nag-resign ka na daw. Totoo ba yun? Ano siya ba siya? Oo.
binabantayan kami. Baka daw may mga kunin kaming importanteng documents. Sabi pa niya, isusunod daw niya yung staff house. Itatapon daw niya lahat ng gamit natin sa kalsada. Good. Anong good doon, Tere? Ibig sabihin may oras pa ako. Lahat ng mga dokumentong hinahanap niya, lahat ng mga dokumentong pinaprotektahan niya, nandito lahat sa staff house. Dito ko tinago for safekeeping. Kailangan ko makuha lahat ito para may panlaban ako sa kanila. I'm sorry, Frida. I have to go. Tere! Tere! Ano? Ano sa sabata? Ano sabi? O ano? Ano bang ginagawa niyo dito? Hinihintay niyo ba akong bumunta pa ng staff house para itapon yung mga gamit niyo? Pedro, sumunod kayo sa staff house. Okay po, attorney. Sandali lang, tinetext ko si Tere. Anong ginagawa mo dito? Kukunin ko lang yung mga gamit ko. Bakit? Para makuha mo yung dokumento na bari mo ula? No way. Come on, Dexter. Wala na ako sa law firm. Respetuhin mo naman. Kukunin ko lang yung mga gamit ko. Sige. Para maghihintay ka dito sa kalsada. Diyan ka lang, ha? Dito. Dok Philip, dapat nagpapagaling ka. Wala nang oras. Ang Reggie, yung mga tao nagbenta ng lupa dito. Pinalalayas ng mga Rosales. Ano? Si Teresa. Nakausap niyo? Hindi pa. Mang Reggie, ang bayad dapat mapigilan natin ng mga Rosales. Isa sa mga pinakikinggan ng mga tao dito. Kailangan magkaisa tayo, labanan ng mga Rosales. Hindi nalang tayo basta-basta pwede palayasin dito. Teresa, ba't yung pinapalaan sa mga tao dito? Akala ko, may binigay kayong palugit. Hindi ho ako. Si Robert ang nagdesisyon. Silang dalawa ni Dexter. At ikaw? Wala na ho ako sa law firm namin. Nag-resign na. Tutulungan ko kayo. Tutulungan ko sa inyong lumaban sa mga Rosales. Kailangan natin ang tulong ng buong baryo. At kailangan natin kumilos ngayon din para malabanan sila. Kilala ko, diskarto niya si Robert Salazar. Hindi mag-aaksayan ang panahon niyan. At hindi niya hahayaan na magkaroon ng organisasyon ng mga tao dito. Doming. Sige, Tere. Kikilos na kami. Salamat. Halika na. Starla, mukhang magkakagulo yung mga tao sa baryo ng Ula pa. Oo nga, Kukoy. Afraid! Salamat, Teresa. Wala na si Tere. So, ikaw na lang inaasahan ko, Dexter. Okay, mag-alala, sir. Sisiguraduhin kong walang makukuhang document si Tere. Sinubukan niya pumasok dito sa staff house kanina.
Buti nilang napigilan ko siya. Good job! Give it up, Dexter. Give me Mario Maulap. In the near future, baka itong law firm na ito maging... Salazar and Soliman. Or would... Salazar and Salazar. Sound better for you. I'll tell you what, Dexter. Give me Mario Maulap. At ibibigay ko sa'yo ang matigat mo ng gusto. My recognition and my name. Yes, sir. I won't fail you, sir. I promise you. Good. Because the thing I hate the most is when people disappoint me. Make me proud, boy. Make me proud. Yes, sir. Mga kabaryo, alam ko pong oras na ng pagtulog natin. Pero hindi itong oras para makampante at matulog ng mahimbing. May pulong po tayo sa plaza. Kasama natin si Atty. Tire at saka si Doc Philip. Pumunta po kayo lahat. What the hell was that? Sama-sama nating iligtas ang Baryo Maulap. Hoy, Atty. Salbahe kayo. Pero lalabang kami. Hindi nyo kami magagapi. Matatalo! Kasama na namin si Atty. Tire at saka si Doc Philip! Sir, kumikilos na ako si Tire. Ang gusto kong kalabanin ang mabahe niya. Tire, you want war? I'll give you war! Starla, kailangan natin tulungan si Ate Teresa para malabanin yung Rosales. Nga po, boy. Bad sila. Sinasaktan nila ang mga taga-Baryo Maulap. Tignan lang natin kung umubra sila kay Ate Teresa. At syempre, sa ating dalawa. Kaya go! Hilingin mo na, Buboy. Now na! O, sige. Sana may mahanap na paraan si Ate Teresa para pigilan ng Rosales sa pag-iba ng mga bahay dito sa Baryo Maulap. Kababaryo, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po ang aking matalik na kaibigan na si Philip, ang pinakamabait na doktor ng Baryo Maulap. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag. Mga kababaryo, kakatapos lang ng krisis dito sa Baryo Maulap. Ang epidemya na nagpalugbok sa karamihan ng mga tao dito. Hindi pa tuluyan nakakabawi ang Baryo Maulap. Meron naman tayong bagong krisis na kinakaharap. Ang mga Rosales, pinapalayas ang karamihan sa mga tao dito. At yung iba pa, sinasaktan ng tao ni Dexter para mapalayas ito. Papayag ba tayo? Kailangan magsama-sama tayo at magtulong-tulong para hindi nila magawa ito. Lalo't na meron mang palugit na pag-usapan. Hindi lang nagbenta ng lupa dito ang apektado. Damay-damay ito. Paano? Kung ginigiba yung bahay ng kapitbahay ninyo, sigurado ako, susunod na inyo. Pepersay nila kayo, ibenta yung lupa nyo sa kanila. Papayag ba tayo nito? Mga kababaryo, meron pa isang taong gusto ko marinig niyo magsalita. Teresa. Mga kababaryo, makikiusap ako. Pakinggan niyo muna si Teresa. Kaya nagagalit sa akin. Nangakaw ako sa mga nagbenta ng lupa sa akin ng palugit bago nila kailangan umalis sa mga tirahan nila. Pero hindi po yung tinupad ni Robert Salazar. Andito ho ako sa harapan ninyo ngayon para sabihin sa inyo
na dahil ho doon, nag-resign ako sa law firm namin. Hindi na ho ako ang representative ng Rosales Group. Wala na rin ako sa Salazar de Chavez Law Firm. Andito po ako para sabihin sa inyo na sasamahan ko kayo sa laban na to. Dahil gusto ko ito pa rin ang pangako ko sa inyo lahat. Dahil tulad ninyo, taga rito rin ako. Taga Barrio Maulap din ako. Stella, pare ko eh. Nakita ko siya yung pagising ko. Hala, gusto kong puntahan ni Tonton sa bahay. Ah. Ay, pare ko eh! Naiwan ko yung bibigay ko kay Stella. Sige, kunin mo, pare ko eh. Sige, kita dito. Starla, ano na? Hinahanap ni Tonton kung saan ka nakatira. Oo nga eh. Teka, Buboy. Inaisip ako. Ano yun? Bilis! Oh. Nadala ko na. Puntahan na natin si Stella. Sige. Dito. Ah, dyan. Sige. Tara. Dito. Tara. Hi, Buboy! Hi, Tonton! Stella! Pupuntahan ka dapat namin eh. Pero nandito ka na pala. Ito. Wow! Naman ang flowers na to. Salamat, ha? Tsaka mabuti at magaling ka na. Parang mas gumaling nga ako kasi nakita kita eh. Pare ko eh. Kala ko ba dahil sa tiyan ni Mangkulas? Ah, halika na. Laro na tayo. Sige, yeah. Dito lang tayo maglaro. Oo, sige. Oh, pasok. Anong ginagawa ng gamit ko dito? At anong ginagawa niyo dito sa office ko, ha? Hindi ba dapat ako ang tatanong sa'yo? What the hell are you doing here? You seem to be in the wrong office, Dexter. Sabi? Ayaw nang paupahan sa'yo na may-ari itong lugar niya. Yung staff house, ganun din. Akin na siya ulit. So don't bother going back kasi pinilitan na lahat ng locks ng pintuan doon. What's that cliche again, Javi? A dose of your own medicine, mother. Right. A dose of your own medicine. Mapait ba? You know what? It really pays pag dinadouble mo yung bayad sa renta, no? Tuwag-tuwa kaya yung may-ari. All the more na hindi daw siya magbebenta ng lupa sa'yo. You know why? Napakasama lang kasi ng ugali. Masama pala ang ugali. Ops, 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 ops! Subukan mo. May paglalagyan kayong lahat. Hindi pa tayo tapos. Huling yung mga gamit ko. Sarap na. Mm-hmm. Tonton, halika, laro tayo! O sige! Stella, laro tayo. Kayo na lang muna. O sige, ah. Starla, galing talaga nung ginawa natin, no? Umaling niya yung lahat. Parang walang nangyari. Oo nga. Bongga, di ba? Agad-agad. Uy, Buboy. Sila Teacher Agnes at Kuya Eddie, oh. Parang sila na ata. Nakakakinig. Wow, Starla. Ang saya-saya nila, oh. Di ba? Buboy, oh. Buboy, ginagawa niyo dyan? Wala lang po. Tambay lang po. Ingat kayo dyan, ha? Okay po. Ah, mahal. Kalaman yun. Gusto mo? Oh, sige. Libre ko. Halika. Totoo ba? Oh. Karamon, saan special na kalamay nga dyan? Yeah, special na babae. Kalamay. Special na special para sa... Yan! Oh, salamat, ha? Ito, sakli. Sarap to. Masarap magkalamay yan si Karamon, eh. Salamat, Karamon. Thank you. Yeah. Hati tayo. Okay, same lang. Okay, ha? Binili ko to para sa'yo, eh. Akin lang talaga. Oh.
mo muna ang kalamay. Tara. Daan kasi, yan. Tara mo, may pa lang. Diba, bango-bango. Tumbo, ha. Mahal? Mahal? Uy, ano nangyari sa'yo? Mahal? Uy, okay lang ba siya? Teacher Agnes! Kakaramon, may mani ba itong kalamay mo? Oo, yan kasi napapasarap sa special kalamay namin eh. Nilalagyan namin ng budbud. Ano? Ibabay siya kumain ng mani, allergic siya doon. Ba't di ba naman agad sinabi? Hindi naman kayo nagtanong eh. Mahal, Agnes, ha? Mahal, mahal, ha? Mahal, mahal, mahal. Mahal, uy, uy, mahal, mahal! Ano nangyayari, Agnes, teacher? Agnes, uy, kapit mahal! Starla, may nang nanihilig na si Ma'am Agnes. Wala pa naman si Dong Philip. Baka may masamang mangyari sa kanya. Tara na! Sige. Mahal, mahal! Agnes! Starla, bilis! Bilis, mag-wish ka na, dali! Ay, oo nga pala. Sana gumaling na si Ma'am Agnes. Ayan! Uy, huwag kang bibitaw, Mahal! Uy, Mahal, tulong! Uy, Mahal! Uy! Uy! Mahal, parang... Parang ano? Parang... Ano? Ano? Okay ka lang ba? Ha? Okay na ako? Ha? Ano? Okay ka na? Ha? Ano? Okay ka na? Ha? Ha? Parang okay na ako. Teka! Starla, gumaling na si Teacher Agnes! Kuminang ako, Buboy! Oo, Starla! Kasi naligtas mo si Teacher Agnes! Buti na lang talaga umabot ako dun. Naloka ako dun, Buboy! Paano yun? Hindi ba matindi yung allergy mo sa mani? Hindi ko alam, okay na ako! Ha? Hindi nga! Alam ko, Buboy, ano nangyayari? Naghimala ang mga litap-tap! Litap-tap! Oo nga! Baka naghimala na naman ang mga litap-tap! Galing, di ba? Parikoy? Stella? Parikoy? 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 Ano ginagawa mo dyan, Parikoy? Starla, pumasok ka na. Nandiyan na si Tonton. Oh, wala, Parikoy! Ano ba yun? Ah, si Starla lang pala. Oh, Parikoy, si Starla lang. Oh, ito yung bulaklak na binigay ko kay Stella. Nakita mo ba siya? Umalis siya kanina. Ganun? Di na naman siya nagpaalam. Sorry, Tonton. Emergency kasi. May emergency daw kasi. Bakit kaya ganun? Lagi na lang siyang may emergency. Tapos, ikaw lang nakakakita pag umaalis siya. Nahiwagaan na ako dyan kay Stella. Hala! Stella, tuntik na naman tayo mabisto. Oo nga eh. Mukhang naghihinala na talaga si Tonton. Ano nang gagawin natin, Starla? Alam mo, Buboy, masaya ako maging si Stella kasi nakakalaro ko kayo. Pero ang hirap din pala, no? Katulad kanina, nung may nangangailangan ng tulong ko, muntik ko hindi matulungan kasi hindi ako anong wishing star. Kailangan ko pa magtago para mag-transform. Tsaka ako lang nailigtas si Teacher Agnes. Oo nga eh. Pero alam mo, minsan nahihirapan na rin akong magpaliwanag dyan kay pare ko eh. Ayoko kasi nagsisinungaling eh. Yun nga lang, dahil may lihim tayo na hindi pwede malaman ng ibang tao na wishing star ka, dadagdagan pa dahil nagiging Stella ka. Oo nga. Kaya mas lalong dumadami ang pagkakataon na kailangan hindi mo sabihin ang totoo. At hindi dapat nagsisinungaling, Buboy. Bad yun. Buboy, mukhang kailangan ko na ata itigil ang pagiging Stella ko, no? Pero paano yun, Starla? Ibig sabihin, hindi ka na makakapaglaro kasama namin ni Tonton. Tsaka hindi mo na matitikman yung luto ni Tate Greggy? Oo nga eh. Pero alam mo, Buboy,
Kahit saglit lang ako naging Stella, ang dami kong natutunan sa mga tao. Kasi yung mga nararanasan ng mga tao, naranasan ko na rin. Naramdaman ko kung paano magutom, naramdaman ko din kung paano mabusog. Naranasan ko makipaghabulan, patintero at luksong tinik. Naranasan ko kung gano'ng kasaya na makipaglaro sa mga bata. Naranasan ko kung paano matakot para sa mga kapwa ko tao. Naranasan ko ding maging masaya kapag kausap ko sila. Nagkaroon din ako ng iba pang kaibigan bukod sa iyo na alam ko kahit saglit lang kami nagkasama, hindi namin makakalimutan ang isa't isa. Naranasan ko maging tao. Hindi lahat ng wishing stars nagkakaroon ng ganong pagkakataon kahit sandali lang. Ngayon, mas naiintindihan ko na ang mga tao, ang mga kailangan nila, ang mga sinasabi ng puso nila. Tingin ko, naging mas magaling ako na wishing star dahil doon. Saya na ako doon, Buboy. Ngayon, mag-focus na lang ako sa pagiging wishing star. Alam mo, Starla, pinapahanga mo ko kasi hindi mo nakalimutan kung ano ka talaga. Isang matulunging wishing star. Sigurado ko, proud na proud sa'yo si Lola Tala. Buboy naman eh! Psst, Tonton! Stella! Bakit ka nandito? Tsaka bakit ka umalis agad kanina? May emergency kasi, Tonton. Kaya nga ako nandito eh, para magpaalam. Ha? Saan ka pupunta? Aalis ka? Kailangan ko na umuwi. Saan ka umuwi? Basta malayo dito. Pero ito na ang huling pagkikita natin, Tonton. Tsaka nagpaalam na rin ako kay Buboy. Kakalungkot naman. Tonton, huwag ka nang malungkot. Marami ka pa rin na mamakalaro dito eh. Oo nga, pero siyempre, mamimiss kita. Bukod pa kay pare ko eh, ikaw ang pinagusto kong kalaro. Huwag mo akong kakalimutan ha. Oo naman, hindi kita makakalimutan, promise. Ingat ka, Stella. Ingat ka din palagi, Tonton ha. Oh, umuwi ka na. Baka hinahanap ka na ni Aling Esther. Ingat ka, Stella. Ingat ka din. Bye. Starla! Bye, Stella. Soranda tayo. Alerto kayo, ha? Babantayan natin ang buong baryo at pipilitin nating mapigilan anumang masamang balak niyo si Atty. Dexter. Ng baryo maulap ang mga bulldozer namin. At hindi kayo sasantuhin ng mga to. Kaya kung ayaw nyo masaktan, umalis na kayo. Pero pwede nyo naman isaktan eh! Pedro! Ano ginagawa mo? Tumulong ka dyan! Sir, mga kababayan ko to! Kahit na, tumulong ka! Opo, sir. Tumulong kayo doon! Dali ano! Mang Apol, Mang Kulas, naku, nandito na po ang grupo ni Sir Robert Salazar. Bulldozer na nila, mga taga-Rosal sa kanupan natin. Tara na, puntahan na natin sila ngayon. Tara, bilis, tara. Bakuha lang yung mga kayo, ha? Philip, parating na si Robert Salazar. Pinalang pilo na. Sisirain nyo lang aming mga bahay. Parang nyo lang awa, tulungin nyo kami. Mauna kayo sa akin, Don Kapitan. Mauna kayo sa amin. Halika na! Magsilayos na kayo! Sir! Alin ang unang gigibahin dito? Sir, itong era na to. Silayos na kayo! Anong ginagawa niyo? Panaisin niyo ba to? Tanggalin niyo yung mga yan! Umalis na kayo! Umalis na kayo ninyo! Boss, mga kababaryo ko to. Mga kababaryo? Saan ka nagtatrabaho kaya makinig ka sa akin? Tumulong ka dyan. Bilisan mo. Opo. Sige po. Sige na. Tama.
umalis tama na! Grinant ng Korte at TRO, laban sa demolition na gagawin ninyo. Wala kang grounds para makakuha ng TRO. Oh, apparently. Meron. And the court agreed with me. Kaya nga may TRO. Diba, Robert? Dexter, yung mga tao mo, pakiligpit, daming kalat dito. Ang judge sa lugar na ito. Hindi mo inasikasong kausapin, ha? Pwede mo naman suhulan eh, di ba? Pwede mong i-blackmail. Para pagdating ni Tere, humihingi ng TRO. Hawak mo na sa uso yung judge. Hindi mo naisip yun, ha? Huwag po kayong maglala. Ayusin ko po ito, Dad. Don't call me Dad! Wala kang karapat na tawagin ako noon. Dahil wala akong kasing bobo mong anak. Alam mo ba, ha? With Tere, ang dami kong hindi kailangang isipin eh. Kasi bago ko pahingin, bago ko pahanapin, kinawa na niya ng paraan. And you know why? Huh? Cause she has foresight. Meron siya nito! Si Meng, sama mo sila. Puntahan niyo yung mga kababaryo natin. Tingnan niyo kung ayos na sila lahat, ha? Sige po, Kapitan. Sige po. Teresa, maraming salamat, ha? Sakto yung dating mo. Ay, naman! Paano ba yan? Ngayong ayos na kayong dalawa, di pwede nang matuloy na udot yung pag-iibigan. Pwede ba, Domeng? Domeng. Ikaw, no? Hindi ka na mga biro, ha? Teresa talaga. Teresa, ayos ka lang. Nag-text si Robert, eh. Gusto niyang mag-usap kami. Si Robert? Oo, nag-text siya sa akin. Gusto niya makipagkita para mag-usap daw kami. Saan niya magkikita? Sa bahay ni Dexter. I'm sorry, I have to go. Teresa, sigurado ko pa pupunta ko rin mag-isa. Pwede kitang samahan. Ha? Ay, hindi na. Hindi na kailangan. Don't worry. Kaya ko sarili ko. Wala kasi akong tiwala doon sa mag-amang yun eh. Si Robert na halos yung nagpalaki sa akin. Halos tatay na rin ang tulad ko sa kanya. And who knows, I just might talk some sense into him. At saka isa pa, hindi ako sasaktan. Don't worry. Mauna na ako. Dami mo ano na. Robert? 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 Oh my God! Robert? Oh.
Robert! Oh my God! Robert! Robert! Tolong! Tolong! Tulungan niyo kami! Robert! Please wake up, Robert! Robert! Patay pa lang sa kanya ni Tereta. Hinahayaan mo siya makatakas. Hindi siya tatakas. Mas maraming mawawala sa kanya kapag ginawa niya yun. Saka huwag mong magbibintang. Hindi natin alam nangyari. Pinalis mo ko ni Daddy dahil gusto ko niyang sila lang dalawa ni Tereda Chavez ang mag-usap. Pinigilan ko ho siya eh. Ang sabi ko ho, wala akong tiwala sa babae na yan. Diyos ko, sino naman ang pwedeng gumawa nito kay Atty. Salazar? Hindi ko rin alam. Maraming may galit kay Robert dito. Maraming may motibong gumawa nun sa kanya. Pero Mother, siguradong ididiin ka ni Dexter. Alam na nga yung nangyayari ngayon eh. Hindi naman ako worried dun. I can defend myself in court. Pero nagpumilit ho siya. Dahil parang anak na yung turing sa kanya at malaki ho yung tiwala ni Daddy kay Tereda Chavez. Nagbabaka sakali lang naman ho na magkaayos silang dalawa eh.
para tigilan ako ni Teddy Chavez yung paglaban kay Daddy. I don't even know who did this to him. Nakita ko nga o si Teddy Chavez na papunta dito sa bahay. Nakakasabahan ako ng loob. Kinutubang ko na ako na may masamang gagawin yung babaeng yan sa kanya. Hindi ko man lang siya nagawang makausap bago. Even if things got ugly between me and Robert, mentor ko pa rin siya. Mentor ko pa rin siya. Pero nagtiwala ho ako eh. Dahil ang akala ko ho, mahal din niya yung dati ko. Pagbalik namin dito sa bahay, pagbalik ko namin dito sa bahay, nakita na lang ko namin bigla si Teddy Chavez sa lumalabas sa bahay. Puro dugo po yung damit niya. Pagpasok ko po sa loob, wala na po si Daddy. Patay na po siya. Gusto ko pa rin naman makapag-usap kami para magkamati kami. It's not gonna happen anymore. Hindi ko na siya makikita. Hindi ko na siya makakausap. Minahal po siya ng daddy ko. Ibangat po niya itong ganito sa kanya. Wala na si Robert. Teresa de Chavez. Ito yung damit na suot ko kanina. Andiyan pa ang dugo ni Robert Salazar. May nakita ko siyang patay sa bahay ni Dexter. Teresa de Chavez, ikaw ay naaresto namin sa salang pagpatay kay Attorney Robert Salazar. Sandali lang. Walang kasalanan ng anak ko. Gaya ho ng sinabi ko kanina, kaya ko ipagtago ng sarili ko. Attorney. Mag-alala, Tatay Greggy. Ayoko makulong si Teresa, Bumoy. Mabigat na kasong kinaharap niya. Kahit wala siyang sala, nangunganin pa rin siya. Natatakot ako baka matunod siya sa akin. Baka magtagal siya sa kulungan. Ayokong maranasan niya ang naranasan ko. Lalabasin din po ni Ate Teresa yan. Tama po si Buboy, Mang Greggy. Kayang-kaya po yan ni Ate Teresa. Siya pa ba?
Tumigil ka nga dyan. Kung ayaw mo matulog, magpatulog ka. Ang angas mo talaga, ah. Akala mo kung sino ka? Pare-parehas lang tayo dito, walang abo-abogado dito. Anong bumisit ka ba talaga? Ha? Ha? Tumigil ka nga dyan! Hintay mo ako dyan, bababain kita. Kala mo, ha? Kuya Son, tumahimik ka nga. Ikaw, ha, nagsisimula ka naman ng away. Baka gusto mo ilipat ka ulit sa isolation, matulog ka na! Ikaw rin, Attorney. Umiga ka na. Lugot ka sa akin. Tignan ko lang kung uubra ka. Tagal kong inusam ang pagmamahal mo. Pagkatapos mo magyabang sa akin at pangakuan ako na makukuha ko ang Baryo Maulap, ano nakuha ko? Kahihiyan lang dahil sa kabubuhan mo! Gusto ko lang naman maging proud ka sa akin. Kasalanan ko to. Kasalanan ko to. Bakit ba ako umasa na matutulad ka kay Tire? Gusto kong ituring mo ako na anak. You can never be my protege. Dad. You can never be my protege. And most importantly, you can never be my son. Pareho lang kayo ni Tere. Ginamit ko lang ako. You can never be my son. You know why my one and only protege. Ang kaisa-isahang tao na itinuturing kong anak ko, wala rin sa tabi ko ngayon. Nandoon sa kabila, kinakalaban ako. Bakit? Dahil sa kabubuhan mo. Bobo ka kasi, bobo! 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 Hindi ako bobo! Hindi ako bobo! Hindi ako bobo! Hindi ako bobo! Now you get what you both deserve. Dad! 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 Kailan mo kasalanan mo ito? Kasalanan mo ito. Gawa sa kanya ito. I'm sure that all of you have been informed of the tragedy that happened to my father. I'm still mourning his loss, as you all are. Masakit ang mawala ng mabuting ama, ng magaling na mentor, lalo na't ang pumatay pa sa kanya isang traitor, partner niya sa law firm, at ang pinagkakatiwalaan niyang tao, si Attorney Tere de Chavez.
magdala akong pagkain, anak. Salamat. Kamusta sa bari mo ulit? Wala pa namang ginagawa si Dexter. Wala pa naman, anak. Siguro, abala pa siya sa pagkabatay ni Robert. In spite of what has happened, I assure you that there will be no more delays with the operations. Dahil itutuloy natin ang project na to kahit wala si Robert Salazar. Because I will now take charge as his appointed project manager. Excuse me, Mr. Suleiman. Ano naman ang assurance namin na mangyayari ang sinabi mo? Dahil wala na si Teredi Chavez, na hindi nating alam, has been working against us all this time. Salamat. Saan na? Okay lang ako dito. Ngayong wala ako sa bari mo, habang nandito ako, gagawing opportunity ni Dexter ito na gawin lahat ng gusto niya gawin sa bari mo. Kukunin niya lahat ng gusto niya makuha dyan. Kailangan niyang maging handa. Kailangan niyang protektahan ang bari mo. Kahit anong mangyari. Makakaasa ka na. Huwag ka mag-alala, Teresa. Habang nandito ka, gawin mo na bahala sa bari mo. I'm now taking control. Please don't forget, I am Robert Salazar's heir, which now makes me a major stockholder in the company. My interest is the same as yours. If this project fails, then I fail as well. Kaya gagawin ko ang lahat para mag-succeed ang project na to. All you have to do is to give me your full support and all the resources that I need. And I promise you, I will give you Barrio Mahula. For this is what my father wanted. Well, it looks like you have our full support, Mr. Solomon. I'm sorry about your dad. Mag-iingat ka, anak, ha? Palagi kita tatanawin. Bakit kamusta na lang ako kay Buboy? Bakit sabi mga kalabas na nagad ako dito? Mag-iingat ka, Teresa. Diba? Ang ganda ni Maymay. Naku, dalagang-dalaga na yan. Aso. Hanggang ngayon, galit sa akin. Di mo naman masisisi yung bata. Ikaw din naman kasi. Saan mo naisip si Maymay? Si Maymay naman yung nasa isip ko eh. Kaya ako nga nagawa yun. Alam mo naman na malaking pera kailangan namin, di ba? Tapos may lumapit sa akin. Sabi racket daw, mabilis ang pera. Hindi ko naman alam na ganito mangyayari. Tsaka hindi naman ako may gawa ng krimen eh. Nagbantay lang ako sa kanina. Kaso, wala nga. Umamin ka na. Kaya ka nandito ngayon, di mo kasama yung anak mo. Anong tinitingin-tingin mo? Ha? Akin kita dyan eh. Nibis ko na si Ate Teresa, pare ko eh. Dati nga, pag gusto ko siya makita, dadalawin ko lang siya hanggang kailan ko gusto. Pero ngayon, hindi na pwede. Kasi nasa kulungan na siya eh. Nag-aayaw rin ako para sa kanya, pare ko. Kasi ang alam ko, delikado sa kulungan. Paano delikado, pare ko? Eh kasi, maraming mga kriminal doon. May mga nagawa talaga silang masama. Di katulad ng Ate Teresa mo. Paano kung totoo yung sinasabi ni Pare Kuy na delikado si Ate Teresa dun sa kulungan? Natatakot ako para sa kanya. Oo nga, Buboy. Ako rin natatakot ako para kay Ate Teresa. Naalala mo yung kinuwento ni Mang Greggy dati? Di ba, munti ka na siya saksakin sa loob ng kulungan dati? Kailangan natin siyang iligtas, Starla. Sige, Buboy, hilingin mo na. Sana iligtas si Ate Teresa dun sa kulungan. Ano man ang hiling, absoluto pa rin. Ang iyong nasa loob, ipagkakaloob. Ngayon din, nang-nang!
Huwag kayo. Kumain kayo. Kumain kayo dyan. Hindi na mag-uubar dyan. Upo! Balik sa pagkain. Hindi lang yan. Ano? Nalaman ka? Wala akong panang sa'yo. Ang yabang mo, ah! Tignan ko lang kung umubra ka sa akin. Tuturuan kita ng leksyon. Leksyon ba? Mm-hmm. Alam mo ba yung Krav Maga? Ano Krav Maga, Krav Maga ka? Dami mong alam. Sa pakikita eh. Pakikita. Meron bang may kailangan sa inyo ng Krav Maga lessons dito? Nasa mood ako. Tayo! Kumain kayo! Huwag kayo mag-ingay, ah! Walang palabas dito! Alam mo, we can do this all day. Wala lang ako ensayo, pero kaya kitang patumbahin. I'm pretty sure hindi mo ako masasakit. Pero alam mo, nasakit ng katawan ko, wala akong tulog. And you know what? Ayoko na kaaway. Mas gugustuhin ko pang magkaroon ng kaibigan dito. Kaya kitang matulungan sa kaso mo para makalaya. Car napping, di ba? Nahinulog ka ng mga kasamahan mo, kaya ikaw ang nakulong. Samantalang sila, nagagawa nilang lahat ng gusto nila sa labas habang nabubulok ka dito. Paano mo nalaman yun? Narinig ko kayo nag-usap ng kapatid mo. I asked around about some information sa Baguio. Nakompleto ko ang kailangan ko malaman tungkol sa'yo. Ganun ako kagaling. Ganun ka kachismosa! I'm telling you, I am giving you this chance para makalaya ka. Natutulungan kita. Pare-parehas lang kayong mga abogado. Wala kayong pakialam sa aming mahihirap kasi wala kaming pambayad sa inyo. Kung akala mo na maluloko mo ko, kakamali ka. Paso na ako sa mga abogado. At mas gugustuhin ko pa na mabulok dito kesa maging kaibigan mo! Paano anak mo? May, right? Yung anak mong galit na galit sa'yo ngayon dahil pakiramdam niya, iniwan mo siya. Dahil may ginawa ka para maging dahilan para magkalayo kayong dalawa. Dahil pakiramdam niya, hindi mo siya mahal. Dahil sa mga panahon na kailangan niya ng nanay, wala ka sa tabi niya. Sa mga panahon na may problema siya, wala ka doon para ipagtanggol siya, para palakasin ang loob niya, para yakapin siya. Bakit sinasabi mo to? Dadalaga na si Maymay. Darating ang panahon, unti-unti niya makukumbinsi ang sarili niya. Hindi kanya kailangan. Hindi niya kailangan ng isang nanay. Darating ang panahon, mapapag-aralan niyang kasuklamang ka. Para hindi na siya masaktan. Para hindi na rin siya umasa na may makakasama siya tuwing Pasko, tuwing birthday niya, na mag-isa siya. Dahil hindi mo tinupad yung pangako mo sa kanya, magkakasama kayo ulit. Bata pa lang ako nung nakulang ang tatay ko. Matanda na ako nung nagkita kami. Mayaman yung wala kapag sinabi kong naiintindihan ko yung pinagdadaanan ni Maymay. Ayokong dumating sa punto na maranasan niya ang naranasan ko. Ibigyan kita ng pagkakataon na makalaya dito. Makasama ang anak mo at makabawi ka sa kanya. Pwede mong panindigan yung pride mo o gawin mo to para sa anak mo. Pag-isipan mo. Pag-isipan mo mabuti. Starla, natupad kayo yung wish natin. Sana huwag na si Ate Teresa doon, no? Yes! Ibig sabihin ligtas na si Ate Teresa. Nakatulong na naman ako, Buboy! Oo nga! Salamat, Starla! Dahil sa'yo, hindi ko na kailangan mag-alala pa sobra para kay Ate Teresa. Unti-unti ko na nakukuha lahat ng gusto ko, Pedro. Kaya, maging loyal ka lang sa akin. Sasama kita sa lahat ng tagumpay ko. Hindi ko mga dyan. Pero doon naman pauwi sa baryo maulap. Sali ko mo. May dadaanan tayo. Sige. Nasaan na bisita ko? Ayun mo siya, Tony. Thank you.
sa Attorney Cruz Chavez. Attorney Cruz? What are you doing here? Ako lang naman ang prosecutor sa kaso mo. Sa salang pagpatay kay Attorney Robert Salazar. Take a seat, Attorney. Sino nga bang makapagsasal na balang araw magkikita tayo ng ganito? Na ikaw nakakulong? At ako naman ang abogadong sisigurado na mabubulukas sa kulungan. So you're a public prosecutor now. Napakalayo nitong lugar na to sa Manila, Attorney Cruz. Don't tell me sinadya mo talagang magpa-assign dito para makaharap ako. As a matter of fact, I did. I reached out to Attorney Dexter to offer my services. At pumayag naman siya. He even managed to pull some strings para mahawakan ko ang kaso mo. Yeah? He needs someone na katulad ko. Isang magaling na abogado. Who made it his life mission na gawing miserable ang buhay mo. Wow. Going through this great lengths just for me? Talk about pure obsession. Okay. I want to see you try. The thing is, alam kong wala kang ibang law firm na papasukan mula nung tinanggal kita sa Salazar de Chavez Associates. Pumasok kang magtrabaho sa gobyerno, hindi dahil gusto mong tumulong sa mga tao. Wala ka lang choice. Well, this is a plea bargain agreement. 10 years. Basta ang minimum kasalanan mo. Just sign it para tapos na ang lahat. Oh, come on. Where's the fun in that? Like I said, I want to see you try. Bigyan ka talang chance. Don't say, Attorney, I didn't want. Ano yung pagkakataon natin? Bro, sigurado ka ba? Sa yung judge na nabigay ng TRO kay Tere. At ito lang yung paraan para mapawalang visa natin yung TRO na yun. Pedro, bilis mo na! Kailangan ko ba ipaliwanag sa'yo lahat? Para to sa kumpanya, para to sa maganda kinabukasan ng pamilya mo. Sige na, bilis mo! Sige, oh. Judge Solomon. Yes? May problema si Attorney Teresa de Chavez. Inaresto siya sa pagpatay kay Robert Salazar. Humingi siya ng tulong. Anong tulong? Gawan mo ng paraan para mapunta sa iyo ang kaso. At siguraduhin mong mapawalang sala siya. 100,000. Anong akala niyo sa akin? 200,000. No! Tell Attorney de Chavez to go to hell! Sabi mo sa kanya na hindi mabibili integridad ko! Tapos wala ka silbi. Maasahan ka talaga, Pedro. Malayo ang mararating. Mama nga si nanay kina Miss Pride. Gusto niya daw suportahan ng Ate Teresa mo. Pag-arap niyo sa korte. Masaya nga ako kasi, sabi ni Tatay Greggy, pwede na raw makalaya si Ate Teresa pagkatapos niyo mabasaan ang kaso. Tsaka, pwede na rin daw siya makapagpiyansa. Talaga, pare ko'y? Naku, sana nga, no? Sigurado na yun. Ang galing kaya ni Ate Teresa. Tara, pasok na tayo. Sige. Bakit hindi ka pumunta sa klinik ni Abby? Patignan mo yan sa inaanak mo. Hindi na. I'll be okay. I still cannot believe na mayroong gagawa niyan sa'yo. And who is this Teresa de Chavez anyway? This hotshot lawyer from Manila? Eh, akala ko matino. Hindi pala. Excuse me po, Judge Solomon, mayroon nung gusto makausap sa inyo. Si Attorney Dexter Soliman po. Good morning po, Judge. Morning po. Nahanap ko kayo din sa opisina niyo eh. What's this about? Gusto kong mag-file ng motion to lift the restraining order dun sa TRO na binigay niyo kay Attorney Teresa de Chavez para sa Barrio Maula.
guys. The court is now in session. The Honorable Judge Almira Moreno, now presiding. The session is now open. Attorney Gerard Cruz, respectfully appearing as public prosecutor, Your Honor, for the government. Attorney Teresa De Chavez, Your Honor, respectfully appearing to defend myself. Attorney Cruz, please state the charges that have been made against the defendant. In light of the evidence I have gathered, including the testimonial evidence of the victim's son, Dexter Suleiman, we are amending the complaint, Your Honor. From homicide, we are elevating it to the non-bailable offense of murder. Objection, Your Honor. Objection overruled. The motion is approved. I'm sorry, Your Honor. I have sworn affidavits signed by my witnesses na wala po akong intention pumunta sa pinangyarihan ng krimen, na nagpunta lang ako doon dahil pinapunta ako ni Robert. And to prove that, I have his text message with me, which means it would be impossible for me to premeditate the crime. Therefore, it only qualifies as homicide and not murder, Your Honor. Attorney De Chavez, do you want me to hold you in contempt? I already made the ruling. Now, what I want to hear from you now is a plea. Do you plead guilty or not guilty? To enter any plea, Your Honor. Very well. This court is forced to enter a not guilty plea for you. The session is adjourned. Anong ginawa mo, Dexter? Wala akong ginawa, Tere. Ikaw ang lahat. Nga pala, yung judge na nilapitan mo, hindi mo na siya kakampi kayo. Dahil lifted na ang tira mo. Mark my words, Tere. Tatapusin ko ang sinimula ni Daddy. At kukunin ko ang barya mo ulap para kay Robert, ang taong pinatay mo. Pwede ko muna silang makausap sandali. Tara, anong gagawin natin? Hawak ba ni Dexter ng Judge Leon? Ba't mong nakatingin sa'yo parang galit? Hindi ko rin ako alam. Hindi ko maintindihan kung bakit in-approve yung motion na yun. Pero wag akong intindihin niyo, si Dexter. Dahil ngayong lifted na yung TRO nila sa atin, malayang-malayang gawin ni Dexter na palayasin ang lahat ng mga nagbenta ng lupa sa Barrio Maulap. At wala rin ako magagawa habang nakakulong ako dito. I'm sorry. Akala ko talaga makakalabas ako ngayon eh. Teresa, huwag ka mag-alala. Hindi namin hahayaang gawin ni Dexter ang gusto niyang gawin. Mag-concentrate ka na lang dito sa kaso mo para makalaya ka agad. Attorney, nalalampasan mo lahat ng ito. Nandito lang kami para sa'yo. Ihintayin namin yung pagbalik mo. Salamat po sa pagpunta. Ngayon, Dada. Attorney, akala ko ba makakapagpiyansa ka na? Ba't nandito ka pa? Akala ko nga ilalampaso mo yung isang abogado eh. Oo nga eh. Akala ko rin eh. Pero alam mo, kahit anong galing ng isang abogado, kung ang judge ay biased, bali wala lahat yun. Ang iniisip ko ngayon, kung binayaran ni Dexter yung judge, si Judge Moreno. Judge Moreno? Kilala ko yun! Yun din ang dahilan bakit ako nakakulong dito. Minsan nga gusto kong gantihan yung anak mo. Anak? Meron siya anak nakakulong dito? Hindi. Doktora, nagpupunta dito para sa medical mission. Tony, bakit parang nag-aalala? It's a long story. Basta kailangan kong makalabas dito. Responsibilidad kong mailigtas ang Barrio Maulap mula sa kanya. Sa lahat ng taga-Barrio Maulap, gusto ko lang ipaalam sa inyo na wala ng visa ang TRO
isinampa ni Teresa de Chavez. Pedro, tigil mo. Kaya maipapayo ko sa inyo lahat, mag-empake na kayo ng gamit. Dahil bukas na bukas, ididemolish na namin ang mga bahay sa lupang nabili namin. Tapos na kami magbigay ng palugit at ubos na ang pasensya namin. Kaya kung ayaw nyo magkagulo, magsialis na kayong lahat. Sa lahat ng tagapano maula, wala daw pizza ang PRO ninyo. Kaya mag-ilayas na kayo bukas na bukas. Ipain ko na ang mga bahay ninyo. Kaya magsilayas na kayong lahat! Bakit ba kayo haharang-harang dyan? Gusto niyo ba masagasaan? Huwag niyo naman gawin yan dahil ako mapeperwisyo. Hindi ka na naawa sa mga tao dito. Awa, Doc Philip. Negosyo to. Nung dumutay ka sa baryong ito, tinanggap ka ng mga taga dito. Itinuring ka nila bilang kaibigan. Pinapasok ka nila sa kanilang mga tahanan. Tapos ito gagawin mo? Kaibigan, Mang Reggie. Ito tatanungin ko sa inyong lahat. Sa tingin nyo ba, si Tere ang pumatay sa daddy ko? Natural, hindi. Kung hindi, ibig sabihin, isang taga rito gumawa nun. Isang taga baryo maulap na galit sa daddy ko. Na wala namang gustong gawin si Robert Salazar, kundi kunin ang mga lupang pinili niya. Ang mga pinagbentahang lupa na nakakatulong sa mga tao dito dahil ikaw sila. Pagkatapos tumulong ng daddy ko, ano ginawa niyo? Pinatayin niyo siya. Tapos sasabihin mo kaibigan mo sa iyo. Hindi ko sila kaibigan! Dahil ang kaibigan, hindi papatayin ang pamilya ko! Kaya kung sa tingin niyo, naaawa ako sa kanila, hindi. Matutuwa ako na nakikita silang naghihirap dahil si Tere, etong mga tao to, kayong lahat, pinatay niyo ang daddy ko! Kaya umalis kayo sa lupa. Sa lupa ng daddy ko. School kanina. Nag-test po kami, Uncle. Ako, Jepoy, ha? Baka may kalokohan ka na namang ginawa. Ayaw ni Uncle Sylvester yan. Yeah, uy, Tiffany, kumusta ka na? Bakit parang lulugulugo ka naman dyan? Oo nga eh. Paano kasi baka mapalayas na kami dito ng Attorney Dexter? Hala, nagbenta rin kayo ng lupa? Oo, kasi namatay kasi yung lola ko. Naku, dapat talaga ayusin mo na yung application mo sa TESDA na makapag-aral ka na ng hairdressing para kung ano man mangyari, kung saan ka man mapadpad, may kakayanan kang kumita ng pera, di ba? Alam mo, kahit alam kong magiging okay si Ate Teresa, namimiss ko pa rin siya. Huwag kang mag-alala, Buboy. Sigurado ako makakalabas rin siya kaagad. Eh, magaling kaya na abogado yun. Sa bagay, tama ka naman dyan, Starla. Ewan ko ba dyan sa Attorney Dexter na yan? Ang salbahe! Eh, Buboy, si Kia Sylvester at si Jepoy, pero diba? Ano kaya tinitignan ni Jepoy doon? Nabibilin yung lupa nila. Nagigigil na talaga ako dyan kay Attorney Dexter na yan. Pinagsasamantala niya lahat ng mga tao dito. Lahat ng tao tuloy, halos binenta na ng lupa nila. Oh no! Nahihirapan sa kuya magbubuko! Stala, pag nalaglag yung buko, pwede tamaan si Kuya Sylvester! Oo nga, Buboy! Bilis! Iligtas natin sila! O sige, Starla. Sana hindi na masaktan si Kuya Sylvester pati si Jepoy. Pwede na yung kuyang magbubuko. Ano man ang hiling, aking tutuparin. Ang iyong nasa loob, ipagkakaloob. Ngayon din, now na! Jepoy, tumabi ka nga! Yes! Galing mo talaga, Starla. Niligtas mo
ko si Kuya Sylvester. Buboy! Kumilang na naman ako! Isang good news ulit ang natupad natin! Galing mo talaga, Starla. Ayos! Alam ko na. Ayan mo yung alitap-tap ni Buboy. Ayan mo gumagawa ng himla.